Ang bida ay isang ambisyosong babae na nagngangalang Chay. Siya ay may magandang boses sa pagkanta, at ang kanyang pangarap ay maging bida sa isang musical drama balang araw. Ngunit sa likod ng masayang mukha, nagtatago si Chi ng isang madilim na lihim na sumasalungat sa lahat ng batas ng kalikasan. Siya ay may natatanging kapangyarihan upang makita kung gaano katagal ang natitira sa isang tao upang mabuhay. Ito ay higit na isang sumpa para sa kanya dahil wala siyang magagawa sa mga pagkamatay maliban sa maghintay sa hindi maiwasan. Isang hapon, nagbibiyahe siya sakay ng bus nang masaksihan niya ang sunod-sunod na pagbagsak sa isang tulay. Dumating kaagad ang mga pulis at paramedic at sinimulang iligtas ang mga tao. Tinitingnan ni Chi ang kaguluhan mula sa ibang pananaw kaysa sa iba dahil nakikita niya kung gaano katagal ang natitira sa mga tao. Pagkatapos, nakatagpo siya ng isang nakatatandang mag-asawa na kinilig sa aksidente, ngunit hindi nasaktan. Habang binibigyan niya ng band-aid ang asawa, napansin niyang isang minuto na lang ang buhay ng asawa. Nakatayo siya nang walang magawa, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Sa bandang huli, inatake sa puso ang lalaki. Sinabi ni Chi sa asawa na huminahon at i-enjoy ang mga huling minuto na kasama siya. Natutuwa siyang nakatulong kahit kaunti dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagpaparamdam sa kanya na walang magawa sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos nito, inihayag na ang Chi ay mayroon na lamang 167 araw na natitira. Alam na mamamatay siya sa loob ng ilang buwan. Gusto niyang mabuhay ng buo. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-audition para sa bawat musical show sa bayan, umaasang makakuha ng isang papel. Maya-maya, binisita niya ang isang babae na nagngangalang Ines o sa ospital. Sa kabila ng pagkakaiba ng edad, mabuti silang magkaibigan. Si Ines o ay nakikipag-date sa isang lalaking nagngangalang MR Park mula pa kahapon. Napansin ni Chay na mayroon lamang siyang 67 araw para mabuhay, habang si Ines o ay may 2 taon pa. Hindi siya nagre-react sa impormasyon, ngunit masama ang pakiramdam para sa kanila. Tapos, papalabas pa lang siya ng ospital nang mabangga siya ng kotse. Ang kotse ay nagkataon na minamaneho ng isang binata na nagngangalang Lee na naghihirap mula sa pag-atake ng pagkabalisa at natatakot na magmaneho. Anak siya ng isang mayamang negosyante at may-ari ng isang namumuong entertainment company. Si Chay ay hindi nasaktan ngunit sa halip na humingi ng tawad, sinisisi siya ni Lee sa pagiging pabaya. Nag-away sila bago siya pilit pinaupo sa wheelchair. Gusto niyang suriin siya ng doktor upang hindi niya ito samantalahin ang sitwasyon at demanda siya sa ibang pagkakataon. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagtakbo ng labis na huli sa isang audition. Pinasakay niya si Lee at pumasok sa loob ng sasakyan, kahit paulit-ulit niyang hinihiling na umalis siya. Nang mapansin niyang natatakot siyang magmaneho. Sumakay siya sa manibela, at sa isang iglap ay nakarating siya sa destinasyon. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanya, napagtanto ni Lee na dala niya ang mga susi ng kotse. Sinundan niya ito sa likod at nagtatapos sa isang auditorium. Pagkatapos, ipinakilala kami sa isang mahigpit na koreografo sa musika na nagngangalang Joe. Siya ay isang perfectionist at tinatanggihan kahit ang pinakamahusay sa mga pagtatanghal. Kinakabahan si Che pero kumakanta siya ng magandang kanta tungkol sa childhood love. Pinapanood siya ni Lee mula sa madla na mangha sa kanyang talento. Ngunit sinabi ni Joe na ang kanyang pagganap ay walang kahulugan. Hinihiling niya sa kanya na patunayan na siya ay umiibig noon. Nagpanik si Chay at iniskan ang audience. Nang makita si Lee, sumugod siya sa kanya at nagtanim ng maikling halik sa labi nito. Gayunpaman, si Joe ay nananatiling hindi napahanga at siya ay tinanggihan. Si Lee naman ay gulat na gulat. Inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang susi at pag-atake sa kanya. Ibinigay lang sa kanya ni Chay ang susi at humingi ng paumanhin bago umalis. Ang makita siyang umiiyak ay nakaramdam ng sama ng loob kay Lee sa pagsigaw sa kanya. Sa gabi, nakilala ni Chay ang kanyang matalik na kaibigan na si Sung Hee na nakakaalam ng kanyang regalo. Habang nag-uusap sila, nalaman namin na kahit anong gawin ni Che para iligtas ang isang tao mula sa kamatayan, hindi ito gumagana. Kahit na sa pinakaligtas na kondisyon, maaaring mamatay sila sa atake sa puso o aksidente. Sa ibang lugar, si Lee ay nasa isang romantikong petsa, kasama ang kanyang kasintahang si Bae. Anak din siya ng isang mayamang businessman at perfect match kay Lee, pero unlike him, mayabang at manipulative siya. Ilang beses nang nag-propose si Lee sa kanya, at tinatanggap niya ang mga singsing sa bawat oras, ngunit hindi kailanman nagsabi ng oo. Alam niyang hindi siya mahal ni Lee at gusto niyang maramdaman ito ang katulad ng nararamdaman niya. Bago siya pakasalan. Pupunta si Lee sa China sa susunod na araw para makipagkita sa isang investor. Kinabukasan, nakatanggap din si Chay ng alok para sa isang scuba guide gig sa China. Nagpaalam siya sa kanyang ina at nakababatang kapatid bago sumakay sa flight. Pagkalapag, pareho si Lee at Chi na nananatili sa iisang villa. Ipinaalam sa kanya ng sekretarya ni Lee na binalak ng investor na si Jen na mag-scuba diving sila kinabukasan. Bagamat kinakabahan, hindi maaaring tumanggi si Lee sa isang mamumuhunan. Nang maglaon, nag-scuba diving ang grupo at nalaman ni Lee na si Chay ang kanilang gabay.
Sumisid sila sa tubig sa ilalim ng kanyang pamumuno at galugarin ang karagatan. Pagkatapos ng paglilibot, inakay niya ang lahat pabalik. Nang nasa bangka na ang lahat ay napagtanto niyang hindi sila sinundan ni Lee. Mabilis siyang sumisid at hinanap siya. Si Lee, na nawalan na ng pag-asa, ay nakahinga ng maluwag nang makita siya. Pinagsasaluhan nila ang tubo ng oxygen at lumangoy pa itaas habang magkahawak pa rin ang kamay. Noon lang, napansin ni Chai na nag-freeze ang kanyang timer. Gulat na gulat niya itong tinignan at nawalan ng malay. Pagising niya, nasa loob na siya ng bangka at normal na gumagana ang relo. Ngunit nang pumasok si Lee sa silid, huminto ito muli. Nakatitig sa kanya ang isang gulat na Che at pabalik sa kanyang pulso. Upang subukan kung pinigilan ito ni Lee, lumayo siya sa kanya. Gaya ng nahulaan niya, hihinto lang ang timer kapag malapit na siya sa kanya. Nangangahulugan ito na kung mananatili siya sa kanya, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na mabuhay ng mas matagal. Sa sumunod na eksena, bumalik si Chi sa Korea kasama si Sung Hee. Siya ay tulad ng shock kapag sinabi tungkol sa timer huminto sa sarili nitong. Bukod dito, naalala ni Chi na wala siyang nakitang timer kay Lai. Makalipas ang isang linggo, ipinaalam sa kanya na si Lee at ang direktor na si Jo ay nagtutulungan para mag-organisa ng isang musikal. Ito ay isang malaking antas ng proyekto na may mataas na budget. Kung makuha ni Chi ang bahagi, mas magiging malapit siya kay Lee at kasabay nito, matutupad ang kanyang pangarap. Simula sa susunod na araw, nagsasanay siya na parang baliw at inihahanda ang kanyang makakaya para sa pagtatanghal. Samantala, tahimik na naglalaban si Lee at Jo para makakuha ng higit na otoridad sa proseso ng pagpili. Ayaw ni Jo ng pakikialam ng ibang tao sa play, ngunit dahil si Lee ang organizer, pumasok siya. Sa araw ng audition, si Chi ay nagpe-perform ng isang kanta at mas mahusay siya kaysa sa huling pagkakataon. Kakaiba, ang kanta ay nagparamdam kay Lee ng kakaibang sensasyon sa kanyang puso, halos parang ang kanyang puso ay tumibok sa ritmo. Hindi makayanan ang nararamdaman, lumabas siya. Napansin ni Chai ang kanyang kawalan at sinabi kay Sung Hee ang tungkol dito. Bilang isang mabuting kaibigan, nag-iisip siya ng plano para i-set up siya kay Lai. Ang mga resulta ng audition ay iaanunsyo mamaya, ngunit ginawa ni Chai ang kanyang misyon na i-stalk si Lee at pahabain ang kanyang buhay. Mamaya, pumunta siya sa kanyang opisina at nagpanggap bilang isang kandidato na nag-a-apply na maging kanyang driver. Hiniling ni Lee na lumabas siya, ngunit iginiit niya na siya ang pinakamahusay na tao para sa trabaho. Nang umalis si Lee, sinusundan pa niya ito sa kanyang tahanan at matapang na inanyayahan siyang makipag-date. Itinanggi niya ang panukala, ngunit bago pa sila makapag-usap, isang grupo ng tatlong lalaki ang humarang sa kanila. Sila ay mga aktor na ipinadala ni Sung Hee upang salakayin si Lee. Ang plano ay iligtas siya ni Chi at ipanalo ang kanyang puso, ngunit napunta silang lahat sa istasyon ng pulisya. Pinakalma ng pulis si Lee at hiniling na manatili sa waiting room. Habang naghihintay, nakatulog si Chi sa kanyang balikat. Gusto siyang kamuhian ni Lee dahil dito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng mainit na sensasyon sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay nito at ikinatuwiran ito habang binabayaran niya ito para sa pagliligtas sa kanyang buhay habang nag-scuba diving. Ang hindi nila nakikita ay ang timer sa kanyang braso ay bumabaliktad na nagpapahaba ng kanyang buhay sa halip na paiklin ito. Pagkatapos nun, lumabas na sila ni Chai. Sa una, sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya at hindi siya pinapansin nito. Ngunit bago umalis, binigay niya sa kanya ang susi ng kotse at hiniling sa kanya na makarating sa oras bukas. Si Chi ay aktwal na napunta sa trabaho bilang kanyang driver na nangangahulugan na maaari niya itong makasama ng madalas at pahabain ang kanyang buhay. Habang nagmamaneho palayo, pinapanood siya ni Lee na nagdiwang at nakangiti. Kinaumagahan, nalaman niya ang lahat ng background na impormasyon tungkol sa kanya. Ipinanganak si Chi sa isang mayamang pamilya, ngunit matapos makulong ang kanyang ama, dahil sa pangungurakot ng pera, kinailangan nilang harapin ang malaking kawalan. Ang kasalukuyang kondisyon ng pamumuhay ng pamilya ay hindi perpekto, ngunit ang Chi ay ambisyoso para sa hinaharap. Pagkatapos, lumabas si Lee at pinapanood siyang masayang kumakanta habang naghihintay sa kanya. Hindi niya ito pinapakita, ngunit ang pagtingin lamang sa kanya ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam tungkol sa lahat. Nagmamaneho sila papunta sa kanyang opisina at sa buong oras, pilit niyang pinipigilan na huwag tumingin sa kanya. Sa buong araw, hindi siya nawawala sa isip niya, ginagawa siyang baliw. Sa isang punto, nagsimula siyang sumigaw sa kanyang laptop, iniisip na ito ay Che. Siya, sa kabilang banda, ay sinusubukan na manatiling malapit sa kanya hanggat maaari. Kinalaunan sa araw na yon, nakasalubong nila si Jo na naalala si Chi mula sa audition. Pinupuri niya ang boses nito at sinabing bumuti siya mula sa huling pagkakataon. Ang mga resulta ay hindi pa inaanunsyo, ngunit ang komento ay labis na ikinatuwa ni Chai. Napansin ni Lee ang pagbabago ng kanyang kalooban at nakaramdam ng matinding selos. Kapag bumubulusok siya tungkol sa direktor, ang selos ay nagiging iritasyon at hiniling niya sa kanya na tumahimik. Nang maglaon, nakita ni Lee ang isang larawan sa kanyang opisina na hindi na niya gusto.
Inalis ito ng kanyang assistant sa dingding at nagkomento na hindi niya gusto ang isang larawan ng higit sa 3 buwan. Inirehistro ni Lina kung titingnan ang isang bagay sa mahabang panahon, mas mahaba ang tingin niya sa mga ito na kaakit-akit. Nagpasya siyang gamitin ang parehong pamamaraan para mawala ang kanyang nararamdaman para kay Che. Kaya naman, pagkatapos ng trabaho, hinihiling niya itong sumama sa kanya sa hapunan. Nalilito si Che sa biglaang kabaitan, ngunit pumayag siyang pumunta. Hindi tulad ng naisip ni Lee, hindi niya mapigilan ang pagtitig sa kanya, at mas lalo siyang nadidismaya. Sa ilang sandali, nag-iisa si Che, at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama sa bilangguan. Nakikita ni Lee kung gaano siya nangungulila sa kanya, at sama ng loob para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila papunta sa kotse, hinawakan ni Lee ang kanyang braso. Napansin ni Che na pabaliktad ang timer, at nagulat siya. Hindi niya sinasabi kay Lee ang tungkol dito, ngunit ang konsepto ay ligaw para sa kanya, dahil tinanggap na niya ang kanyang kamatayan matagal na ang nakalipas. Pagkatapos, dinala siya ni Lee sa mga sinihan, sinasabing kailangan niyang alisin ang isip niya sa mga bagay-bagay. Si Che, bilang isang mabuting empleyado, ay sumusunod sa kanya sa likod. Habang nanonood sila ng pelikula, gustong tiyakin ni Che na hihinto talaga ang timer kapag hinawakan siya nito. Hindi niya namamalayang hinawakan niya ang kamay nito na nagbunga ng awkward interaction. Lumapit si Lee sa kanya, kaya naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Tumingin siya pabalik sa timer at gaya ng hinulaang. Bumaliktad ito. Kinabukasan, nakatanggap si Che ng email na nagsasabing hindi siya napili para sa musikal. Nakasalubong niya si Joe sa mga pasilyo na nagsasabing may emosyon ang kanyang boses, ngunit hindi niya ito maipahayag. She is a raw gem, but they are looking for a polished one for this musical. Nang magsimula siyang punahin siya, bumalik si Che. Tinawag niya itong money at lumayo, naiwan siyang naguguluhan. Kinalaunan sa araw na iyon, si Nali at Bae ay nakaharap kay Che at nalaman ni Bae na siya ang bagong driver. Agad niyang pinatayo ang kanyang bantay at inanyayahan siyang maghapunan, kasama nila ni Lee. Ayaw niyang sumama sa kanilang dalawa, pero mukhang walang problema si Che. Sa restaurant, ipinaalam sa kanila na 2 in-house seat lang ang nakareserve, kaya kailangang manatili si Che sa terrace at kumain mag-isa. Hiniling ni Lee na umuwi na siya, dahil parang hindi nila siya nirerespeto, pero iba naman ang sinabi ni Bae. Inabutan pa niya si Che ng cheek, para bayaran ang kanyang pagkain. Sa huli, sabay na kumakain si Nali at Bae, ngunit hindi niya mapigilang tumingin kay Che. She is enjoying her meal, which is surprising to Lee because to him, napahiya lang siya. Maging dahilan upang pumunta sa banyo, at sinamantala ni Lee ang pagkakataong pumunta sa Che. Kinalagkad siya nito palabas ng restaurant, at tinanong kung paano siya magiging okay na makita siyang may kasamang ibang babae. Naguguluhang tumingin sa kanya si Che nang umamin ito na gusto niya ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, ngayon ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.